Teca, teca. Bakit daw? Teka, teka. Kailan kaya? Teka, teka. Teka! Ito na ang tambalang Mon Ilagan at Senyor Ray Pacheco sa programang Teka, Teka! Alas 4:30 na, balita, komentaryo, trending sa social media, price monitor, traffic at mga bagong balitang siyensya at iba pa. Huwag nang magpaiwan sa Teka, Teka! Alas 4:30 na sa DWIC! Alam mo, marami ng talent engineering ang ano yan, ayang batang yan, apoko yan. Magandang hapon po sa inyong lahat and welcome to the program. Ay nako, Diyos ko po, ang bilis talaga ng araw, ano ha? Ang bilis ng panahon ngayon, kaya naman ang bilis ng tumatanda, engineer, ha? Kaya mabilis tayong tumatanda eh, ha? Ang bilis ng araw, ang bilis ng oras. Okay, kayo po ay nasa programang Teka Teka. Ito po ang inyong lingkod, Mon Ilagan, at marami po tayong pag-uusapan. Sa ngayon ho ay nag-uusap din ang Metro Manila Mayors, ha? Pinag-uusapan nila ano yung mga bagong quarantine classifications na ipatutupad sapagkat last day ngayon itong GCQ natin. Ano ba? Extended ba ito? Sapagkat merong mungkahi until December yung GCQ. Kasi ano pa ngayon eh, heightened GCQ ngayon, no? So titingnan po natin yan kung ano ang kinakakalabasan ng meeting na yan ng mga Metro Mayors. Kasi one of the issues, pag-uusapan ng mga Metro Mayors yung border control, ha? Yung paghihigpit pa sa mga ports, sa mga seaports, pati sa airport. Especially sa mga bansa na meron mga travel ban, kailangan hong higpitan pa natin yan dahil nagsulputa ng mga bagong variants. Mamaya, meron ho tayong makakausap. At isa pang balita, may mga syudad ngayon na tumataas na naman, ha? Namomonitor yan ng DOH, ng Octa Research. Tumataas po, ha? DOH, no? Tumataas ang ilang mga syudad ang kaso ng COVID. Pero mamaya, sana hopefully makuha natin si Mayor Joy sa Quezon City. Medyo mababa sila rin, ha? Hindi sila tumaas. Anyway, ngayon, hindi, siyempre hindi naman kumpleto. Ha? Hindi kumpleto ito ating barkada kung wala itong ating kasama. Kasamang Ray! Ray, you're there? Are you there? Ito po si Senyor Ray Pacheco. Ito po ang Teka. Alam ko, nakalimutan mo na ako eh. Hindi naman. Hinihinto ko lang ng konti kasi medyo marami tayong pag-uusapan ngayong hapon. Yon, ikaw pa? Lagi mo tatandaan, dalawa yung teka-teka. Oh. Hindi sinabing teka. Ang programa ay teka-teka. Yon. Dalawa yan. Oo. Yung isang teka si Mon Ilagan and the other teka is Ray Pacheco. Si Senyor Pacheco. Ayun. Kaya magaling ang ano yun, galing ng ano yun, ang ginawa mong conceptualization. Yan sa tuntunan na yan eh. Mm-hmm. Ikaw ngayon talaga, kahapon, no, isang araw ka pa mabait sa akin eh. Hindi ko alam kung bakit eh. Ah, siguro. Meron akong, sa Webes, o kaya sa Biyernes, may lalapit ako sa iyo eh. Siguro yeah. mawawala ka na naman. Ay, abroad ka na naman ng ano eh, ha? Naingit ka sa akin eh. Hindi. Ha? Yeah. Meron ka ilalapit sa akin sa Friday? Oo, meron na ako ilalapit sa'yo. Pero teka-teka muna. Okay. Nagteteka. Teka. Oh. Mayor. Oh. Paano yung teka-teka mo kanina, di ba? Yes. At nakikita mo rin, ang mga Metro Manila Council natin, mukhang magteteka-teka din para sa decision nila para sa darating na buwan, di ba? Well, yes. Eh, puro teka-teka yun. Oo. Abangan natin yan. Baka hopefully within today. Oo, i-announce ng Metro Manila Development Authority kung ano ang kalalabasan. Kung ayan, i-extend yung general community quarantine pero heightened, no, mas mahigpit pa na GCQ. Uh-huh. Kung itutuloy ito hanggang December, di ba, meron recommendation yung Oakland na December eh. So tingnan natin. Okay. Ha? Kasi nagbabago-bago yung sitwasyon, nagbabago-bago yung mga kaso. Ito, katulad yan, may mga cities sa Metro Manila, senyor. Na medyo tumataas eh. Halimbawa, San Juan, nakitaan ng pagtaas ng kaso niyan. Ha, ng DOH, kahit na apat na ano yan? Apat na injection ang ginawa kay Congressman? Oo, tumaas pa? Oo, tumaas. San Juan, Mandaluyong. Meron din. Muntinlupa. Muntinlupa? Yes. Makati. Ang ganda na kanil dyan ah. Nang rollout dyan ah. Oo. Manila. Maganda din ang rollout dyan. Nabangas. Lalo na! Hindi, sa Nabotas, mataas eh, 116%. Pero ang mga rollout dyan, magandang ginagawa ng mayor dyan. Oo.
alam mo naman yung mga champion mayors nandyan eh, di ba? Oo. Pero talagang minsan may mga pasaway, may mga bagay. May mga hindi, may mga tumatakas. Like for example, dito sa Quezon City. Alam mo ba, nabalitaan ko ngayon sapagkat pinamomonitor ko rin dahil sana makuha natin. Meron na namang ipapasara na business establishment sa Quezon City at nasa labas si Mayor Joy. Kasi gusto kong malaman eh. Ma-follow up dyan si Mayor Joy Belmonte. Hindi pa natatapos yung isa, meron na naman? Meron na naman. Ang kulit na ano? Naman. Oo. Eh kasi, wala alam mo, sa mga ano, sa mga establishments, no? Lalong-lalo doon sa mga bars. Mm-hmm. Alam naman natin na bawal pa yan eh. Pero naiintindihan natin na kinakailangan na siguro ring mag-create sila ng ano, no? Na kumita na sila. Mag-open na sila. Eh kung minsan nakakalimutan yung mga protocol eh. Yun. So meron dalawang ipinasara dyan. So babalitaan po natin. I think balita ko hindi nga lang dalawa, lima na eh. Okay? Marami na. Oo. Yan. So magiging ano yan, isang pag-uusapanan. Sa ikalawang bahagi senyor ng ating palatuntunan, mga ka-IC ito, makinig po kayo, magiging mainit din ang issue ng balita. Ito yung tungkol sa ano, Ray, pinag-uusapan natin ito kahapon eh, sa Waste Philippine Sea. Waste bago ng pangalan na. Ha? Bago pangalan mo yun. Oo. Ulitin mo yun. Sa Waste Philippine Sea. West ata yan. Ang dinig dyan, West. Waste na ba? Na hindi na waste kundi waste. Ano yung Malacan ko, Mayor? Yung ano ko ba yung Malacan? Waste. iba spelling na, pero alam mo Rhea, medyo hindi na rin nakakatuwa, no? Ang sinasabi ng mga official ng China, no? Tungkol dito sa number one, yung issue dito sa arbitral ruling 5 years ago pa 'to eh. Di ba? Ano sabi nila dito? Ay, wala yan! Isang pirasong basurang papel lang yan. Ha? Isang pirasong, isang pirasong basurang papel lang yan. Aba. Teka. Ayan. Aba, arbitral award ito, no? Ayan. International law ito na dapat nating sundin. Ayan. Yung arbitral ruling na yan. Kita mo naman, ha? Yan ho yung ano eh, yung arbitral ruling na yan, ibig sabihin niya, na-validate dyan 5 years ago yung pananakop ng mga China dito sa West Philippine Sea. Kaya nga nagtatambak kayo dyan eh, hindi ba? Ang daming barkong pumapalaot dyan eh. Okay, hindi lang yan. Yung ginagawa pang dam site ng China, ang West Philippine Sea. Yan ang sinasabi ko. May allegations kasamang Ray, na may mga raw sewage, no? Yung mga, hindi mo alam, parang, kung ano to, yung mga raw sewage, baka basura, itinapon ng mga barkong China, umano. Ayan, paano naman ang mga isda na nabubuhay dito? Paano kung mga waste yan? Kung human waste yan! Tataba ang mga isda dyan, pasintabi po doon sa mga kumakain at nagmemeryenda, ha? Anong klaseng basura yan? Paano yung mga nahuhuli, di ba mayaman ito, West? Teka, Mayor. Teka. Yes. Puto mo. Mayor. Nakakainit na eh. Galit ka? Diba? Tapos bibili ka ng isda. Mariose po. Paano ba naman yan? Anong gagawin natin dyan? Akala ko ba alay tayo? Alay natin yan. Kaibigan. Kasama. Diba? Pero, dito. Kaibigan lang pala. Kaibigan. Diba may kantang ganun? Kaibigan lang pala. Kaibigan lang. Nag-uusapan tayo na pagbulig ng West Philippines. Kaibigan natin. Ay nako, ewan ko. Matatawag mo bang kaibigan pagka ganyan ka itatrato? Okay. Pero alam mo, Ray, may dumating kanina, 1,000,000 Sinovac. Dumating na. Yeah. Dumating katapat yan ng basura. Katapat yan ng basura. 1,000,000. At least may Sinovac ka naman. 1,000,000 doses ng vaccine, no? Nga around 7:30, sinalubong pa ito ni ni Vaccine Czar, dyan sa airport. Yan, meron na. Kaya medyo dapat, sunod-sunod na, ha? Okay. Now, ang punto rito, nag-iimbestiga na rin, no? Yung sinasabing pagtapo na yan. Pero may statement dito, Ray, si DND Secretary, di ba? Sabi niya, that's the truth, si Secretary Lorenzana. Hindi totoo yung report niyan. Yun na nga. Sabi ni Secretary
ni Foreign Affairs Secretary din natin, fake news daw yan. Fake news. Fake news. Hindi daw talaga yung retrato ng West Philippine Sea daw yan. Yun ang sabi. Okay. Oh, that's one, no? Pero, yung define naman, ang sinasabi naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, no? Papasok na rin sila dyan, pati DENR, pati Philippine Coast Guard, kasi may area naman talaga dyan, sa karagatan na yan, na talagang dump site. Ayun. Eh baka naman daw dun talaga. So, mm-hmm. Kaya kailangan, kung totoo man yan o hindi, eh pinaiimbestigahan na. Interagency na ito, DENR, Philippine Coast Guard, tsaka BIFAR. Oh, yun. Yun ang okay. Ano, yun ang mga pag-uusapan natin. Yan ang ito, itong ano, background na ito, mga ka-IZ, kasamang Ray, mga tagapakinig, sapagkat mamaya makakausap natin si Professor Jay. Kaibigan Patumbakal. Mo, Ray. Yung kaibigan mo? Patumbakal. Yes, oo. Ayan, mamaya makakausap natin. Uy, nasa linya na pala. Si Mayor, ano? Si Mayor Joy Belmonte ng Quezon City. Ay, nandiyan na? Oo. Ay, mabuti. Oo. Tata, marami tayo tatanong kay Mayor Joy. Sige. Busy ito, busy. Magandang hapon po, Mayor. Good afternoon po. Ay, magandang hapon. Good afternoon din po, Ray. Apo. At sa lahat po na nakikinig na ating programa. Apo, sa teka-teka po kayo, Mayor, sa DWIC. Nako, siguro baka kami unang makakarinig, mga ka-IC. Ang alam ho namin, nasa labas kayo, Mayor Joy, may pinasara daw po kayong establishment na naman today. Opo, meron po tayong pinasarang dalawang establishments ngayong hapon lang. Katatapos lang po namin. Okay. And that is in addition to three others na sinara rin po namin during the last couple of days. No? Uh-huh. Ano hong violation nito, Mayor Joy? Ito hong dalawang establishment. Pwede hubang banggitin po ito? Opo, actually yung unang tatlong amin pong pinasara ay mga resto bars po sila. Mm-hmm. And alam naman po natin na pwede naman po mag-operate ang resto bar. Basta mag-observe lang po ng proper health protocols. At mm-hmm. Yung curfew, kailangan din natin irespeto, no? Okay. Itong mga pinasara natin na pagmasdan, wala pa lang minimum health standards. So yung sinasabing 30% lang na pwede na occupancy, hindi nila yan in-honor. Jam-packed po ang mga lugar ito. Mm-hmm. Tapos they operated beyond midnight, which is against the IATF protocols and okay. The resolution of the Metro Manila Council. Mm-hmm. So ito po yung mga violations po nila. No? Oh. At yung isa sa kanila, wala rin pong valid business permit. No? Mm-hmm. So yun po yung grounds ng pagsara po ng unang tatlo na ating pong resto bars na pinasara. Aha. Just na yan yung lang. Kanina naman. Apo, go ahead. Yeah, just today lang ito. Ngayon, itong mga oras na ito, Mayor? Ayan yung kahapon, saka 2 days ago. Okay, I see. Tapos, so, yes, yung home violations, would that call for a revocation ng mga lisensya na ito issued by the city government, Mayor? Hindi naman po. Yung dalawa po na may valid business permit, sinara lang po namin as a penalty for violating the IATF protocols and other national laws and local ordinances. Mm-hmm. So ang gagawin po namin dyan ay pakasuhan po natin syempre ang may-ari at yung administrators ng establishmentong ito kahit na may business permit sila sapagkat ayon sa ating mga protocols ay ang mga administrators at may-ari sila nga ang dapat mag-enforce mm-hmm. ng mga patakaran sa kanilang mga pinangangatiwa ang mga establishmento. Hindi po dapat sila promotor. Mm-hmm. So, sila po ay ating kakasuhan. Tapos yung mga patrons naman po natin, bibigyan lang po natin ng violation na ordinance violation receipt. For breaching curfew, for drinking beyond curfew hours, and other health protocols, lack of social distancing, etc. Pero yung wala pong business permit, yung po talaga kailangan, sarado po yan. Apo. Yung may business permit po, basta may list na po ng IATF ang kanyang quarantine na protocols, pwede na po mag-resume ng operation. I see. Aho. Okay, so tapos sa ito pong dalawa, yung dalawa na magpapasara natin today, kakaiba po dahil bukod sa registered po sila as KTV bars, yung isa wala rin pong business permit at yung isa naman po expired ang business permit. Mm-hmm. At pero ang masaklap po dyan ay nung tayo po ay umikot,
kasama yung mga kapulisan natin kamabaihan, eh meron din po silang 47 GROs dun sa isa. Wow. At yung isa naman may 10 GRO. At nakaka-nervous yan kasi yan talaga yung nakakahawa, diba? Kasi may close contact ka talaga sa mga strangers. So, sa panahon ngayon, hindi talaga katanggap-tanggap yun. Ano? So, yan naman po ang ilan sa mga patayan ng ating pagsara ng mga lugar na yan. Oho, ito yung 47, ano ho ito? Will they undergo itong magpapaswab ho ba itong mga ito? Especially kung may mga close contacts po dyan. Well, ito pong 47 women ay ang alam ko po dinala na po sila sa police station, sa women's desk para mag-profile sila, mag-process. Tapos sa kung kinakailangan po nating ipaswab, ipapaswab naman po natin. Mm-hmm. So, kung batay dun sa kanilang kwento, ay kailangan talaga silang ipaswab at makapag-identify din sila ng mga customer nila na natingin nila ay magkaroon sila ng close contact, we will swab them as well. Mm-hmm. Okay. Ray, may tanong ka kay Mayor, ano? Joy? Okay. Go ahead, Ray. Interesado ko kay Mayor yung tungkol sa vaccination na rollout natin sa Metro City. Alam ko, nagsimula ito ng March. More or less, ngayon, mga ilan na po ngayon ang nakaranas ng nabakunahan na po dito sa buong Metro City. Dito po sa Quezon City. I'm sorry, hindi ko po narinig yung question nyo, pero since nung magkaroon po tayo ng vaccination program last March, mga ilan na po ngayon ang nabakunahan dito sa buong Quezon City? Yes, yung update po natin, today, kagabi po, ay nakaabot na po kami ng mahigit 1,000,000 doses. Wow. Na na-administer. So, tingin ko, siguro ito yung pinakamaraming doses na na-administer sa buong bansa, ano? Mm-hmm. At doon naman sa bilang na 1,000,000 doses na yan, ay 686,000 po first doses. At that is equivalent to 40% of our target of 1.7 million. At yung 327,000 naman, second doses po yan, and that represents about 19% of our target po of 1.7 million. So medyo kaayos naman po ang ating rollout today po. We are expecting to inoculate about 50,000 second doses, no? Mm-hmm. At medyo madami kasi ang capacity po ng city medyo malaki naman po at ko basta magkaroon lang po tayo ng steady supply of vaccines. Wala naman po tayong problema maabot ang target na population protection sa deadline na sinet po para sa atin ng national government. Ang problema lang po kasi ngayon, ang mga bakuna, minsan meron, minsan wala. So naapektuhan po yung mga deadlines po natin. Mm-hmm. Yun, mga ano po bang target natin? Ilan po bang population natin sa buong Quezon City? Well, yung population pa ng Quezon City ay 3.1 million. Wow. Kaya lang nung ginagawa po natin yung targets, ginawa po natin 80% of adult population, that is 1.7 million, kasi at that time po, ay wala pa pong EUA para po sa mga kabataan. Yes. Pero ngayon naman po na sinabi ng FDA, may EUA na pong ibinibigay sa Pfizer at nag-a-apply na rin po ang Sinovac para sa kabataan. At po sinabi naman po ng national government na taasan ang target para mapabilang na rin po ang mga kabataan, tataas pa po sa 1.7 million ang ating pong target. Mayor Joy, dito ho sa 1 million doses na naituro po, no? So dinivide yan, 686 para doon sa first dose, which is 40% of the 1.7 million doon sa target, and 327,000 which is for the second dose. Kasama nyo po ba dito yung mga pinurchase ng city government o ito po ay donation at bigay din po ng COVAX at mga national government? Sa kasalukuyan po, hindi pa po natin natatanggap yung mga pinili ng local government. Sa kung naalala po ninyo, we purchased about 1.1 million doses of AstraZeneca, about 400,000 doses of Gamaleya, and another 400,000 doses of Novavax. Pero hindi pa rin po dumarating ang binili ng local government. So lahat po ng ginagamit nating mga bakuna ngayon ay galing pa sa national government, either purchased by the national government or donated to the COVAX facility po. I see. Oh, now, meron hong bagong inilabas ang DOH.
may mga in Metro Manila, may mga cities, no? Like for example, Makati, Mandaluyong, may mga tumataas pa rin ho mga kaso rito, no? San Juan kasama po din Muntinlupa. Quezon City, ang monitor namin, mukhang maganda ho yung cases nito, Mayor Jer, for the last 2 weeks. Mababa. Ano ang ginawa ng city government? Well, alam naman po ninyo, Kuya Mon and Sir Reno, alam nyo, swerte-swerte lang talaga. You know, things can change in a matter of days or weeks. Pero ako naman, nagpapasalamat ako kasi sa tingin ko naman, yung playbook, yung may playbook na yan eh. Meron na tayong sapat na kaalaman kung anong dapat natin gawin para ma-address na ang COVID. No? So dito sa Quezon City, hindi tayo nagkukulang. Halimbawa, meron po tayong 3,400 contact tracers. Balak pa po natin taasan yan kasi alam naman natin kung gano'ng kahalaga ang contact tracing. Yung ating pong contact tracing app ay lumalaganap na sa lahat ng establishment natin. Nakakatulong po yan because within 24 hours ay na-identify na natin ang mga close contacts. We are able to test dito lang po sa gobyerno, wala pa pong private sector, we're already able to test about more than 4,000 a day. So, okay. Tapos, mabilis din po tayo mag-lockdown. Kahit na isa, dalawang kaso pa lamang sa isang komunidad, lockdown ka agad kami para hindi po kumalat ito. At bukod dyan, yung isolation facilities natin, meron po tayong 3,000. Napakarami po. At maganda na po ang status nito. Hindi na po yan kahiyahiya. Kaya yung mga tao, minsan mas naengganyo pa sila pumunta sa isolation facility kaysa manatili sa tahanan. No? So, ito yung ilan sa mga ginagawa natin. At ang gusto ko lang pong ibalita, no? Compared to last week lang, ang ating positivity rate, bumaba na po from 6 to 5%. Ang ating pong reproductive number, below 1 na po. Ang ating pong average daily cases, from 140 ata, naging 120 na lang. Tapos yung ating pong daily attack rate, from 4 naging 3 na lang po. So, nag-improve talaga ang situation sa Quezon City. Pero, alam niyo po, hindi po tayo dapat mag-relax kasi alam naman natin na ang Metro Manila ay dikit-dikit naman po yan. Porous ang borders. Kaya, maaring kung tumataas po ang bilang, sa iba pa natin makalapit lungsod, dapat maghanda po tayo kasi more or less, baka umabot na rin sa atin yung mga rising numbers. So, we have to be very, very vigilant lang. Ayun. Oh, well said, Mayor. Oh, congratulations. At yan sana at nakatutok talaga ang local government units, oh, ang mga punong bayan. Maraming salamat po sa inyo, Mayor Joe, for your time. Maraming kong salamat. At mabuhay po kayo lagi. Thank you. God bless. So, maganda yun kasi, reiterate lang kasi dito pinalakas, no, yung contact tracing nila dito. So, hindi talaga tumitigil doon sa mga apps. Kasi importante ito sa bawat establishments eh, no? Tapos yung sinasabi nila, mabilis yung pag-lockdown. And then yung isolation facilities, kaya bumaba yung mga yung tinatawag na positivity rate pati yung average daily cases. So sana lang maging formula din kasi yung mga local government units natin, mga mayors and governors, iba-ibang formula talaga yan eh. Kung paano bababa, kung paano tataas, nasa creativity at nasa nakapag hands-on ng isang local government unit ng isang opisyalis ng kanyang bayan. Ayun. So, alam mo na, Mayor, kailangan talaga. Di ba ikaw talaga Quezon City ka? Mag-ano tayo, mag-apura. Mag-election eh. Oh, di ba rin taga Quezon City ka? Oh, naman. Ayun. Pero wala pa ako na amo yan. Wala pa ako na amo yan. Sa election, wala pa ako na amo. Hindi, nakalimutan ko itanong kanina eh. Oo nga, wala no. Kung pero wala rin ako na yan. Ha? Wala pa ako na amo yan sa Quezon City. Wala ito naman dyan. Wala pa yan sa kalabay. Wala pa. Anyway, so at least alaman natin for Quezon City, ganun ang kanilang ginagawa. At least ngayon, with the explanation, limang mga business establishments, yung may mga violations sa health protocol at saka sa IATF ang ipinasara. Yung iba walang lisensya. Ang masakit doon, Ray, buti wala ka doon. May mga GROs. Okay. Alam mo naman ako, wala ko kayo. Hindi ako po pwede dyan. Bawal ako dyan. Bawal ako dyan. Wala ka dyan. Ayan. Yun. Nilaloko ka ng engineer. Nakita mo naman, ha?
ang Quezon City, ha? Oo. Hindi kasama, ha? Oo. Hindi kasama doon sa Tumata, sa Metro Manila. Oo. Hindi kasama, ha? Wala ko sinabi kanina ng Quezon City. Wala, wala. Okay. Wala. Kanwan, Batalutong, Muntunlupa, Makati, Manila, Nabotas at Malabon. Oo. Naghihintay ako sa Bimo Quezon City. Oo. Wala eh, wala eh. Wala? Well, report ito ng DOH, Epidemiology Bureau. Oo. Okay. Okay, alas 5 na. At okay, magpapakilala muna tayo ng ating himpilan. Mga ka-IC, dyan lang kayo. Okay, magbabalik po kami. Pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Teka, teka. Alas 4:30 na. PWIC. Teka, teka. Alas 4:30 na. Okay, balik tayo sa kalawang bahagi ng ating programa, Ray. Ngayon araw ng Biyerkules sa programang Teka Teka. Ito pa rin ang Nicod Monilagan. At Senyor Ray Pacheco. Oo. Ray, bati-bati muna tayo. Po kami ng mapon. Oo, Ray, bati-bati muna tayo. Pwede ba marami sige, pong babatiin ngayon? Ha? Nais ko munang batiin ng happy birthday yung aking tita, si Tita Rosie Joaquin. Nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon. I think 86 years old na siya, ha? Tita, si Tita Rosie, happy birthday. Galing kay Elsie at saka of course kay Nancy and family. Ayan. At happy birthday din sa aking, happy birthday in heaven sa aking mother, si Mama Anita. Ayan, tawag namin sa kanya noon si Mama Taba. Ayan, happy birthday in heaven. Ma, happy birthday. And of course, kay Kagawad Lily Tolentino, birthday din niya ngayon, ha, sa Kainta. Magandang hapon sa iyo, Kagawad Lily, and happy birthday. And congratulations kay Marina Habol at saka kay David. Kay David, no? Sila ngayon ay wedding day nila ngayon sa Parish of Our Lady of Walsingham in UK, in London, Ray. In London, England. From the parish of Our Lady of Walsingham in London, England. Yan. Okay. And congratulations. Congratulations to the proud mother, si Ate Mercy Habon. Okay. Mula kay Bunny Natividad Dino. Magandang hapon, Mayor, Senyor, at mga kateka-teka. O may kateka-teka na pala tayo, ah. Okay. Oh, oh. Si Art Ramos. Keep safe lagi, Mayor Mon, Ilagan ng Kainta Rizal. Yeah. Welcome back for Mayor of Kainta. Pabuhay. Yeah. Okay. Si Ray Villamor, ang pagpapatuloy sa pagsiksik, pagsiksik at pagbabanta ng pagkakaroon ng mga barkonchino ay lumilika ng isang kawalang tatag ng kapaligiran at malinaw na hindi pinapansin ang mga pangako ng China. Kaya pinagbumuka ng China na kaya nilang ibasura ang kaso laban sa kanila. Kaya nagpapaiwating sila. Kaya tapon lang sila ng tapon ng mga waste sa Waste Philippine Sea. Waste Philippine Sea. Ayan, oo. Sabi naman ni Arnie Innocencio, basahin naman yung sabi ni Arnie, si sabi niya, ano ba yung pinagpuputok ng butchi ninyo sa West Philippine Sea? Ayan. Tinatapunan daw po ng basura eh. Hindi lang ho kami. Kung hindi, dapat tayo, mga Pilipino, kung may arbitral ruling ho yan na dapat ipatupad, hindi po ba? Mm-hmm. So, sabi niya si Sir Batong Bakal, US sympathizer po yan. We also wanted to clarify the issue if it's really fake news or what, no? Pero, lumalaki na lumalaki ho ito. Kung talagang nagtapon talaga ng waste, abansang China doon, dapat hulang talagang pangalagaan natin yung ating karagatan. Okay. Sapagkat yan ay pinangingisdaan ng mga Pinoy dyan. Even mga Chinese din. Di ba yung mga Chinese poachers? Yan. Okay? Okay. Pinapatid ko yun muna. Yung mga taga-Kabuyaw, Laguna. Lorenzo at Luciano Gulia, yung mga kapatid. Sila Tadur at Baby Mercado, Evita, Jimmy De La Cruz, Tem at Marvie Dizon. Siyempre, dito sa may Kawayan. Yeah. Kawayan Pedro Bulacan. Okay. Yung ba si Tata Boy, Pedroso, yan ang nakadikit lagi sa atin sa Teka-Teka. Mm-hmm. Ng Payatas, Quezon City. Night-chicks na na yan. Aha. Oo. Uy, nanonood at nakikinig din, no? Of course, my wife, no? Si Veron. Ayan. Darling, magandang hapon sa'yo. Gayun din si Evangeline. Uy, si Ate Helen na nakikinig at nanonood at saka si Elsie Joaquin, they're watching us. Oh, from Jensan ito. Magandang hapon. Layo niya na. Yan, oo.
Ayan, nalalayo, no? Yung mga taga-Palawan, ha? Ayun, ha? Huwag natin kalilimutan lagi mga taga-Palawan. Mga taga-Palawan, oo, oo. Mga taga-Palawan, magandang hapon po sa inyo. At, yun din si, ano, nakikinig sila, listening via RPN, si sa Jensan, DXDX, 693 kilohertz. Magandang hapon po sa inyo dyan. O, kamusta kayo, mga taga-Jensan? Pag-feedback ko kayo sa amin, ano hong nangyayari po dyan? Ayan, di ba? Kung meron mga magandang kaganapan po dyan. Okay? Ayan. Okay? O, so, ano tayo? Balik na tayo doon sa ikalawang bahagi natin. O, syempre. Ha? Senyor, baka meron kang nakatagong bala dyan. Eh, ano muna? Habang iniintay natin si Professor Tumbakan. Ang pagbana ang pinag-uusapan natin, eh, alam mo, Mayor, eh, nagbanta na naman ang DTI. Eh. Okay. Tataas daw ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Eh. Ang alin? Eh, yun ang hindi ako... Doon ako medyo nalulungkot at natutuwa, hindi natutuwa. Ayan. Ang DTI? Bakit oh, nag-announce na pagtataas ng mga presyo? Na ang pagtaas ng mga pangunahing bilihin natin. Yun. Mm-hmm. Eh medyo, di ba kahapon nga sinasabi ko, nakakonsentrate sila doon sa ano, sa tinatawag na adobo. Okay. Eh kapo, eh pala, mabuti na pansin nila ngayon na medyo tataas yung ating bilihin na... Inaasahan ha, nagpapanta daw ngayon ha, yung mga produkto natin, gagalaw daw ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ito ay sinumpirma mismo ng Department of Trade and Industry na napaso na daw yung July 9 na nationwide price freeze sa pangunahing nating mga kangangailangan. Ngayon, yun ang isang tukumbantayan natin. Baka pwede natin makapanayan bukas ang DTI tungkol dyan. So ano to, yung mga basic commodities? Oo, basic commodities, pangunahing bilihin eh. Eh ayon kay Jose Castelo, ibinibenta na ngayon ang basic necessities sa kanilang suggested retail price base na doon sa September 30, 2019 list. Ah, I see. Okay, so Ray, nasa linya na si Professor Jay Matumbakal ng University of the Philippines. So alamin natin, no? Tingnan natin ang mga reaction. Professor, magandang hapon po sa inyo. Ay, magandang hapon. Oho, thank you magandang hapon po sa lahat na nakikinig. Magandang hapon. Opo, thank you for joining sa Teka Teka dito sa DWIZ. Ano? So, Lamberman, siguro gusto namin kunin ang reaction ninyo o kung baka meron kayo ibang information na sinasabi maka parang fake news daw ito di umano na yung pagtatapo ng waste dyan sa West Philippine Sea ng mga barkong China. Ano ho bang nasa information po ninyo? Kasi dininayin natin daw po ito ni DND Secretary Lorenzana. That's not true. Professor. Well, hindi naman din po. Yung nabasa ko sa statement niya, sabi rin niya sa huli, kumamyo din na i-verify pa, no? Okay. Ang issue lang nila yata yung litrato nung isang barko. No? Yun namang litrato, malinaw doon sa ilalim niya na may nakalagay doon na the image is an unknown vessel at saka galing sa isa pang publication yung Maritime Executive. Okay. Tapos parte lang siya nung parang pasakalye, nung explanation, ano ba yung issue nga nitong waste na thrown overboard, no? Ano yung nangyayari dito? So parang ano yun, context lang yun. Yeah. Yung actual report, yung pinakita nga yung mga satellite imagery na naka-indicate yung analysis nila na nakikita nilang, kumbaga, dumadami yung lumot sa paligid ng lugar kung saan naka-angkla itong mga barko. So, ibig sabihin nun, dahil maraming lumot, reaction kasi yan nung mga marine organisms dun nga sa waste material na nanggagaling naman doon sa barko. Mm-hmm. Yung mga barko naman, dahil nga matagal sila naka-park lang dyan, walang ginagawa siguro, no? Mm-hmm. Talaga namang magkakaroon ng waste discharges. Yes. Okay. Part yan ng operational pollution nila siguro, no? Mm-hmm. Pero dahil nga napakarami nila, dandan yung nilalagay nila dyan sa mga bahura na yan, talaga magkakaroon ng epekto yan. Right. Which is also a moral responsibility ng China na dapat linisin yan, no? Kasi ang sabi po ng BFAR ngayon, parang may particular, they're trying to verify now which particular area kasi talaga may dump site din po naman yata dyan talaga sa West Philippine Sea.
Well, sana wala, no? Uh-huh. Pero hindi dapat talaga, kasi hindi talaga dapat ginagawang dump site ang dagat, no? Right, right. Uh-huh. Pero mabuti naman na nasabi nila yun, dahil kung meron na, ay dapat matuntun talaga yun. Mm-hmm. Kasi ito ay parang, ano, ito yung mga, kumbaga side effect ng mga ginagawa din ng China at ng mga claimants, no? Lalo na kung meron kang mga dandang barko na pinapark dyan. Mm-hmm. No, at pati na rin yung mga isla na inoccupy. Lahat yan, siyempre, may environmental impact yan. Yes. At ang nakikita ngayon sa laki ng impact na yun, nakikita na sa satellite yung mga epekto. Mm-hmm. Mabuti na lang meron hong report na ganyan, Prof. And of course, the losing end will be ours kasi dyan ho tayo nangingisda eh. Yung mga Filipino poachers, andyan din po eh. Hindi ho ba? Opo, kasi ang tinatamaan yung mga bahura, yan nga yung basihan kung bakit mayaman yung fisheries dyan eh. Kasi naninirahan yung mga isda doon, nanganak doon. So kung mababawasan yung bahura, mababawasan din yung fish stock. Mm-hmm. At sa paglumaon, pag nasira yan lahat dahil sa pollution na dinagdag pa nila doon sa destructive fishing ng China, no? Pag naubos yung bahura na yan, ubos din yung mga isda. Mm. So, eventually, magiging parang wasteland yan, no? I see. Oo. Mm-mm. Ray, may nananatili pa rin kasi, bro, 236 na mga barko pa rin na nandyan na nakita sa may Union Bank at saka doon sa pagkakaisa rin since June 17 pa. Opo, kasi kitang-kita naman sa satellite yan eh. Mm-hmm. At alam naman natin na yun nga, halos 200 yung nabilang nung Marso eh. Obvious na parang pinag-iikot-ikot lang nila yung mga barko na yun dun sa iba-ibang mga bahura, no? Para hindi sila masyado malata katulad nung nangyari nun sa Julian Felipe Reef. Mm-hmm. Pero so, yeah, Prof, ang nakakatakot dito with the presence of 236 Chinese ships no, na nakikita pa rin doon sa satellite, ano? Meron, mamonitor ho ba natin? Baka meron pang may activity, nagbibuild na naman sila dito ng mga infrastructure nila. And in the same manner, parang, Prof, hindi ba parang ito yung sinasabi ng yung ruling dyan? Yung international ruling, it's just a piece of paper. So, talagang pagbabaliwala sa atin ang bansang China. Well, una po, no, yung sa usapin ng monitoring, kaya naman kung gugustuhin. Okay. In fact, yung mga satellite imagery na ginamit nga nitong similarity, available din po yan sa public at sa mga interesadong tao na kung gusto nilang magbayad ng additional. Okay. Makakakuha sila ng mas pino pa na litrato, no? Mm-hmm. Pero yung mismong parang large scale imagery, mm-hmm, kumbaga low res, madaling makuha po 'yon kahit sino po pwede mag-download noon. Okay. So kung gugustuhin ng gobyerno, kaya nilang i-monitor 'yan. Mag-assign lang sila ng tao at magtabi lang sila ng kaunting pondo, yung subscription service, a few hundred dollars lang 'yon. Pwede. So pwede. Tapos, pwede pa rin, nandun naman yung mga tao natin sa BIFAR at EFT pag nagpa-patrol, dagdag lang nila sa mga kailangan nilang i-note sa observation nila, no? Mm-hmm. Mm-hmm. Kasi lalo yung mga, kunwari, oil slick, mga waste discharge, mm-hmm, madalas nakikita yan eh. Sa pag nagpa-patrolya ka, kita yan na connected dun sa barko. Uh-huh. No? So, kung gugustuhin, pwede eh. Ngayon, ito namang sa yung tawag nilang piece of paper, right, no? Pati talaga yan ng strategiya ng China na talagang ibaliwala yan at ipilit lang yung sarili niya at ang gusto niya at ang inaasahan nila ay mag-give up yung kabila, no? Mm-hmm. Dahil na hindi sila matitinag, no? Yung kabila dapat ang bumigay. So tayo, dahil alam natin na gano'n ang satihiya, di tayo din, hindi tayo dapat bumigay. Dahil tayo ang tama eh. Okay. Tayo yung sangayon sa batas, mm-hmm, at ang international community po kakampi sa atin. Dahil sila rin, gusto nila yung batas ang sundin. Okay. Kaya recently napansin natin may mga ibang bansa na nagsasalita na, no? Na ito nga sa Arbitration and Arbitration, naglabas agad ng statement ang ilang bansa, no? Mm-hmm. So pinapakita nila na katampihan talaga nila tayo pagdating dito sa paninindigan natin para doon sa piece of paper na yon. Right, So,
nasa sa atin yon. Magiging piece of paper lang yan kung papayag tayo, kung mag-agree tayo sa China na hanggang papel na lang, no? Tapos i-give up natin. Pero yung mahalaga kasi doon, eh, kung ano yung nilalaman ng papel na yon. Ang nilalaman nun ay yung ating karapatan, yung pagkilala sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Mm-hmm. Okay. At ang West Philippine Sea ay hindi lang naman para sa atin, no? Yung current generation, kundi din sa future generation sa Pilipinos, no? So, wag naman natin itapon 'yan dahil ang mawawalan talaga ay yung ating mga anak at apo, no? Yun ang dapat nating isasangalang-alang. Yung pong likas yaman dagat 'yan sa West Philippine Sea ay dapat ay pamana po natin talaga 'yan sa future generations. Mm-hmm. At lalo na ang ating national survival siguro ay dependent na diyan eh kasi hindi lang sa pangisdaan. Mm-hmm. Kundi sa energy resources din at in the future siguro mineral resources ay manggagaling din dyan. Yes. So wag po natin i-give up yan. Yes. Prop, okay, may isang suggestion dito yung listener natin na nanonood sa atin sa Facebook. Sana huwag bumase rin sa satellite image. Mas maganda yung actual na puntahan, nakikita nila kung ano talaga sa physical ang ginagawa ng China. Ganon din naman, gagastosan din ito ng gobyerno. Kaya tama din siguro, Prof, yung approach natin. I think the operative word is maging vigilant ho tayo. No? Tama po yan. Mm-hmm. Tama po yan. Kasi yung remote sensing na tinatawag, yung kita sa satellite, opo. Mm-hmm. Parang pasimula lang dapat. Yan. Pag nakita mo mukhang may nangyayari, edi puntahan mo, mm-hmm. kuhanan mo ng mas magandang atos para masigurado mo kung ano yung parang hinala mo na na-observe mo dun sa satellite. No? Satellite. So, ganun talaga dapat. Yeah. No. At saka, in the same manner, Prof, no, kailan talagang tuloy-tuloy, no, maging consistent tayo sa pag-iingay natin. Kasi sabi nyo nga kanina, pag nag-iingay na ganyan, that catches attention to other nations, other claimant nations. Opo. I see. At lalo na, itong issue na to ay environment issue to, no? So, hindi man lang natin kailangang isipin yung mga claims, no, yung pag-aangkin. Kasi yung epekto nito sa buong rehiyon. Mm-hmm. Yung pong natural environment, yung marine environment ay winawasak, nasisira, no? So dapat maging concern tayo kasi kahit yung mga hindi claimant, kahit yung mga nasa malalayo, no, maaring maapektuhan dahil nasisira nga yung marine environment. I see. Okay, Prof, thank you very much. Wala na po kami oras. Thank you for joining us. Welcome. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo. Professor J. Batambakan ng University of the Philippines. Salamat po. Salamat. Okay. Ray? Ayan. So, yun lang. The operative word, sabi lang nga lang, kailangan maging vigilant tayo, maging mapagbantay tayo, mag-ingay kung tama yung issue natin, and of course, matulungan natin ang ating pamahalaan tungkol dyan. Okay. Okay, talking about yung ingay eh. Yung ating mga magiging na congressman, may plano at talagang imbestigahan na yan. Bumuha na sila ng probe o ng pag-iimbestiga gaya ng dinidini ng Torekto, di ba? Yes. Gusto ba niya magkaroon ng diplomatic protest laban dyan sa China at sa pagkatapon na yan ang patulan sa West Philippine Sea. Mm-hmm. Okay. Ayun. Okay. Sana, hintayin natin yan. At tumirin sa kagad ng mga magigiting natin congressman. Oo. Oo. Alam mo, Ray, sana yung investigation na ganyan hindi... In-aid of. Magagalit ka naman sa atin. Ray, paalam na tayo. Maraming salamat po sa inyo, mga kaibigan. Maraming salamat po dun sa mga nag-text sa amin at nakipag-participate sa Facebook Live po natin. Thank you very much for joining us dito sa programang Teka Teka Another Day. Para sa atin, mag-ingat po tayo. Ito po ang inyong lungkod, Bonnie Lagan. Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusubaybayan at nakatutok pa rin sa amin para doon ng Teka Teka sa DWIP. Dito pa, si Sr. Pacheco nagsasabing, don't worry, be happy, bye. Ang kapayanan po lamang sa loob ng ilang sandali, ang palatuntunang balita na Sir Beisho pa. Nakapitang kasama, sina David Oro at Edwin Eusebio. Teka, teka! Alas 4:30 na!